Ngayon po ay akin pong tatalakayin po. Ang malaking masapin po ng barik na pinopropose po sa sangguniang panlalawigan sa ating pong lalawigan, ayan po ay nakasalalay ngayon sa balikat na lahat po ng mga bukalis ng ating lalawigan. Kayo po ay tahasang kong sasabihin sa inyo na hindi na po natin kailangan antayin kung ano ang kapasiyahan ng sangguniang panlalawigan, sapagkat noong October 2 ay gumawa po ng resolusyon ng sangguniang panlalawigan na hindi po tinatanggap ang proposal ng Barrick Gold. Yan po'y naya po sa resolusyon po na ginawa ng sangguniang panlalawigan. Bakit po ganito ang mga kondisyones na pili isaksak sa lalamunan ng mga Marindokenyo? Napakalaman po namin kung bakit. Sapagkat ang Barrick Gold po ay ayaw matuloy po ang pagkakasundo. Sila ay napapasok sa isang mediation, pero nang lumabas ang desisyon ng Korte Suprema sa Amerika na ang isang pangyayari na hindi nangyari sa Amerika, na ang nagdidemanda isang hindi Amerikano at ang nagdidemanda mo ay isang Canadian, ay sinabi ng Korte Suprema na wala kaming jurisdiction dyan. Doon kayo magdemanda sa Canada, doon kayo magdemanda sa Pilipinas, bakit kayo tatayo dito sa Amerika ay wala namang kalinalaman dyan.